Scottie Thompson! Kumusta mga idol? This is Plea Trend Channel. Sa kabila nga ng nangyayaring krisis sa bansa, ay mas minabuting kansilado muna ang mga laro ng PBA. Kaya sa ngayon, habang naghihintay pa tayo kung kailan magbabalik ang laro ng ating mga iniidolo, pag-usapan muna natin ang kwento ni Scottie Thompson bago siya nakapasok at nakilala sa PBA. Tara na, pag-usapan natin yan. Pero bago yon, please like this video and don't forget to subscribe. Bago natin simulan ay pa-shoutout muna sa mga nag-request ng video na to. Shoutout sa inyo mga idol, Dark Ace Gaming, Ronel Fernando, Roxanne de la Cruz, Francine Manansala, Catherine Polinag at kay Daniel Rendal. Salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa channel na to. Thompson for 3! Bam! Yun nga mga idol, si Scottie Thompson nga ay may edad na 26 years old, pinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur dito sa Pilipinas. At alam nyo ba mga idol kung saan nagmula ang pangalang Scottie? Isa kasing big fan ni Scottie Pippen ng Chicago Bulls ang ama ni Scottie Thompson, kaya yun ang naipangalan sa kanya ng kanyang pamilya. Sa mga hindi nga nakakaalam, si Scottie Thompson nga ay may lahing kano. Siyempre, halata naman natin sa apelyido pa lang mga idol dahil ang lolo nga ni Scottie ay isang American. Sa ngayon ay kilala nga si Scottie sa kanyang offensive mindset at sa kanyang defensive versatility. Nagsimula nga siyang maglaro ng basketball ay noong elementary pa lang, pero napag-usapan na nga siya noong sa high school niya na noong nakapaglaro siya sa palarong pambansa kung saan isa siya sa nagrepresenta noon ng Region 11. At sa time din na yon ay napili siya sa Nike Elite Camp. Matapos nga ang karera niya sa high school, ay nakakuha nga siya ng scholarship offer sa kolehiyo sa University of Perpetual Health ng NCAA. At doon ay pinagpatuloy nga niya ang kanyang paglalaro ng basketball. Sa kanyang rookie season nga sa kolehiyo ay nag-average agad siya ng 6.6 points per game, 4.2 rebounds per game at 1.9 assists per game sa 18.3 minutes kada laro. Sa college pala nga ni Scottie Thompson ay ilang achievement na nga agad ang nakuha niya doon sa kanyang basketball career. Taong 2014 niya ay nakuha niya nga doon ng MVP award kung saan ay nag-average siya ng 26.5 points per game at 10 rebounds per game para pangunahan ang kanyang kuponan noon upang makapasok sa Final Four ng season na yon. At sa season na din yon ay kabilang siya sa mga napiling NCAA Philippines Mythical Team. Grabe mga idol, sa college pa lang ay halos triple-double na nga agad daw ang ginagawa nitong si Scottie. At sa college pa lang ay kilala na pala siya sa kanyang high flyer skill. Isipin nyo, at the height of 6'1" ay nakakagawa siya ng 10 rebounds per game as a collegiate pa lang. Siyempre dito sa Pilipinas ay bibihira lang ang mga Pinoy na nakakagawa ng ganyan. Dahil halos ang nakakagawa lang niyan karamihan ay ang may mga taas na 6'8 pataas. Pero parang easy-easy lang para dito kay Thompson. Parang Russell Westbrook nga kung ikukumpara. Di lang kaso kilala si Thompson sa pagiging dunker, pero bawing-bawi naman sa sipag niya sa laro, lalo na sa rebound, mapa-defensive o offensive man. Sa kanyang college career nga ay meron siyang NCAA Philippines Most Valuable Player taong 2014, NCAA Philippines Most Improved Player taong 2012, 3 times NCAA Philippines Mythical Team 2012, 2014 at 2015. Sa kanyang amateur career naman ay nakapaglaro siya sa koponan ng Happy Fresh Fighters sa PBA D-League, liga kung saan dumadaan ang mga rookie bago makapasok sa PBA. Naka-team up niya nga doon sina Troy Rosario, Baser Amer, Garbo Lanete at Chris Newsom. At sa tulong nga ni Scottie ay nakuha ng Fresh Fighters ang kauna-unahang titulo sa PBA D-League. At sa taong 2015 nga ay nadrop siya sa PBA.
napili nga siyang first round 5th overall pick selected by Barangay Ginebra San Miguel. At doon na nga siya nagsimulang nakilala sa larangan ng basketball dito sa Pilipinas. Sa unang laro nga niya sa Ginebra as a rookie ay halos all around nga agad ang ginawa niya at nabigyan agad siya doon ng mahabang playing time kung saan nagtala agad siya ng 5 points, 3 rebounds, 6 assists at 2 steals sa 16 minutes na laro. Pero sa mga sumunod nga na laro ng Ginebra noon, halos limitado na lang ang binibigay sa kanyang playing time. November 7, 2015 ay nag-record naman si Scottie ng all-around play din. 8 points, 4 rebounds, 2 assists at 2 steals sa 14 minutes lang na laro. At naipanalo ang laro na yon kontra Alaska Aces sa score na 93-92. At noong December 5, 2015 ay nag-record din si Scottie ng halos triple-double, 9 points, 9 rebounds at 6 assists kontra Blackwater Elite at naipanalo nga ang laro. Sa unang season nga niya sa PBA ay nag-average agad siya ng 5.5 points per game, 5.1 rebounds per game at 3.2 assists per game. Sa rookie time nga ni Scottie ay halos almost triple-double lang ang kanyang nagagawa. Pero sa ngayon, sa kanyang PBA career ay meron na siyang apat na triple-double kung hindi ako nagkakamali. Una nga ay noong 2016 Game 3 Semifinals kontra SMP kung saan ay nagtala nga siya ng 12 points, 11 rebounds at 10 assists. Pangalawa ay noong March 17, 2018, 10 points, 16 rebounds at 16 assists kontra SMP pa din. Pangatlo ay noong June 20, 2018 kontra Colombian Jeep naman, nagtala din siya ng 12 points, 12 rebounds at 10 assists. At ang pang-apat ay noong July 6, 2018 kung saan nagtala din siya ng 10 points, 10 rebounds at 11 assists kontra Global Port Batang Pier. Sa ngayon ay nasa prime pa rin itong si Scottie kaya posibleng madagdagan pa niya ang kanyang triple-double career na yan. Taong 2016 nga pala, Governors Cup ay nakuha niya ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa PBA at taong 2018, Commissioners Cup ay tinanghal siyang Finals MVP nung nag-champion ng Ginebra at the average of 9.27 points per game, 8.36 rebounds per game at 5.36 assists per game. Finals MVP, Scottie Thompson! Maliban nga kay Justin Brownlee ay isa din si Scottie sa bumuhay sa katahimikan dati ng Ginebra na halos ilang taon na ang nakalipas bago ito nakatikim ulit ng kampyonato. At alam nyo ba mga idol na sa loob ng PBA ay kinikilala at ikinukumpara itong si Scottie Thompson sa NBA superstar na si Russell Westbrook dahil na nga sa taglay na husay at sipag niya sa laro. Alam naman natin na malayo ang agwat nilang dalawa. Hindi man nga kilala si Scottie sa mahilig dumakdak pero mala Westbrook naman siya sa pagiging playmaking niya at sa pagiging masipag sa laro lalo na sa mga offensive rebound. At syempre, siguro kinukumpara siya kay Westbrook dahil na nga sa kanyang mga triple-double na nagawa na siya lang ang nakakagawa ngayon sa PBA. Sa 5 taon nga ni Scottie Thompson sa PBA ay meron na nga agad siyang 4 times PBA champion, 2016 Governors Cup, 2017 Governors Cup, 2018 Commissioners Cup at 2019 Governors Cup. PBA Finals MVP taong 2018 Commissioners Cup, 4 times PBA All-Star taong 2016 hanggang 2019, PBA Mythical Second Team taong 2018, PBA All-Rookie Team taong 2016, PBA Most Improved Player taong 2018 at PBA D-League Champion taong 2015. At sa kanyang international career naman ay meron na rin siyang 2 gold medal mula sa Gilas, Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2015 at sa SEBA Championship noong 2015 na parehas ginanap sa Singapore. At alam rin natin siguro mga idol na isa din si Thompson sa pinaka-humble na player ngayon sa PBA. At pandagdag na din sa kalaman nyo mga idol na kamukha pala ako ni Thompson. Haha, day joke lang mga idol. Shoutout nga pala sa mga nagre-request ng kwento ng kanilang mga iniidola.
Sunod na kayo mga idol, hintay-hintay na lang po tayo. Yun lamang sa ngayon mga idol. Kung may komento kayo about sa video na to, comment nyo na lang sa baba at pag-usapan natin yan. At kung gusto nyo ding mapanood ang kwento ng inyong mga iniidolo, dagdag nyo na lang sa comment nyo at gagawa natin ang video yan. This is Flip Trend Channel mga idol. Salamat sa panonood!